I'm the owner of Mango Flicks. My name is Numi Mendoza. Ipapakita ko sa inyo ang aming store at ipapakita namin kung paano gumawa ng aming products at magbibigay kami ng tips. Nagsa-sales talaga ako. So, yung sa Shang Star Mall, ang ginagawa ko doon is sales clerk ako doon. So, ang ginagawa ko doon, nagbebenta ako ng mga infants wear, yun ang binebenta ko. Tapos hindi rin ako nagtagal doon kasi by contract kasi yun eh. Kontrata. By contract talaga. Tapos next, sa Shangri-La, yung katapat lang ng Star Mall, sa National Bookstore naman ako. So, yun, sa National Bookstore. Ang ginawa ko naman doon, sa Lego Toys ako na-assign. Yun, sa Lego Toys. Tapos sa, ano pa, Robinson Ubaliches. Coffee naman. Yan, iba-iba talaga yung ginagawa ko, nag-sales ako. Tapos yun nga, kung sa nakaipon ako, ang ginawa ko, eto na nga, ito yung naisipan kong business kasi ito yung gusto ko. Kaya ako to na tinayo yung business na to kasi mahilig talaga ako sa shake at real fresh fruits pa siya, mangoes. Actually, bumibili talaga ako sa, kahit saan madaanan ko, bumibili talaga ako ng mango shake. So, hindi ako satisfied sa ano, sa lasa. So, gumawa ako ng sarili kong brand. So, nag-decide ako na hindi na lang ako mag-sales, nag-ipon kasi ako. So, ang ginawa ko, talagang nagdi-daily ako ipon dito. Daily talaga yung ginagawa kong pag-ipon. Siguro kasi nag-put up lang ako ng 10,000 dati. Kasi ano lang, house lang eh. Mga ingredients lang yung binili ko. Nag-start ako sa konti-konting ingredients muna. Nag-start ako sa Mango Flicks actually sa bahay lang talaga. Bahay lang, for delivery lang kami, tapos cart lang kami sa labas. Tapos, yun, cart lang kami sa labas nun. Tapos, nag-ano lang kami, nag-for delivery lang, online-online lang. Hanggang sa nakaipon na din ulit. So, naghanap kami ng pwesto. Ito na nga, nahanap namin pwesto. Maliit lang, pero okay naman siya. Ang open namin dito is, 9K. Tapos, yung sahod naman ng tao is, kasi provincial rate, diba? So, lang siya, above minimum. Hindi siya minimum, everyday. Kasi itong store talaga namin is marami talagang tao dito. As in, kasi kaya dapat good location talaga yung pipiliin mo location. Huwag yung sa mga loob-looban lang kasi hindi dadaan ng tao. Ito kasi daanan talaga to ng tao. Pinaka malaking na-serve naming orders dito is 80 to 100 cups a day. Pero pag mahina naman, pumapalo lang siya ng 40 plus. Kasama na yung Food Panda doon. Sa mga order online, ganun. Minsan nga hindi na namin nasasama yung order sa sa page. Sa Food Panda lang. Yung unique kasi sa Mango Flicks is ako talaga nag ng mga flavors. Ako nag kung paano timplahin yung mga products. Hindi siya talaga gano'n. Kasi may sugar sa kanila eh. Sa amin, walang no added sugar talaga. Kumbaga parang ang pinaka-sweetener lang namin is yung condensed. All natural sa amin. Hindi ko na makasabing, kasi real fresh fruit sa amin eh. So, syempre, yung mga caramel syrup, hindi naman yan. Parang in-add-ons ko lang yung mga yan. Bukod sa mango shake, may marami kami binibenta. Nagbibenta rin kami ng leche flan, mango grahams. Yung may nahaluan namin ng mga ibang snacks, like pizza. Limited lang kasi yung hinahalo naming snack kasi nga, maliit lang yung store namin. Hindi kami pwedeng mag-add ng mga ibang snacks. Pero pag malawak yung store, pwedeng-pwede. Mas maganda rin kasi talaga may snacks kasama sa shake. Yung mga tina-target ko is for all ages naman talaga to. Mapabata or matanda, yun. Ayun, from the 10K na puhunan ko, umabot na siya ng 50, kaya nakapag-put up na ako dito eh. Nagpaikot mo nga hanggang sa umabot ng 50? Dahil yun talaga, maano rin kasi dun, diba, sa amin, for delivery. Kaya nakilala din yung Mango Flicks sa Montalban dahil sa delivery namin. Hanggang sa nag-put up na, may nag-franchise na dun, yun, hanggang sa dumami talaga yung nakaalam. Sa 10K yung mga binili ko nag-start ako is yung mga ingredients lang talaga na kailangan. Ano yun? Yung katulad ng mga cups, straw,
yung takip, yung mga Oreo, Crush Graham, caramel syrup. Tago-konti lang kasi yung mga binili ko noon, kaya okay lang na 10K yung ma'am. Marami na rin yung kasi isang kain ng mangga, yun lang talaga ako nag-start. 50K ang inabot ko rin dito eh, kasi may down dito, down deposit, kasama na yun mga permits ko, yun. Tapos yung mga ibang ingredients rin. Ito kasi yung mga dati na rin kasi yung mga iba ko dito eh. Galing na sa Montalban yung mga ibang mga gamit, mga yung pintura. Kasi wala kaming pina-renovate dito eh. Pininturahan lang talaga namin siya. Pininturahan lang namin. Tapos yung mga ibang gamit, dating gamit na namin yan. Tapos nag-full of stock na lang talaga ako. Ito mga ginawa pa to, yung mga upuan. Anong pinabayaran mo dito, ma'am? Tubig kuryente lang. Rent, yun lang. Mahirap lang kasi pagka ikaw mag-isa. Kasi pagka maraming customer, yun talaga, ang hirap talaga kasi sunod-sunod. Yung iba minsan, naiinip na. So, minsan, hindi sila makapaghintay, alis na sila. Pero yung iba talaga kasi gustong-gusto nila yung mango shake namin. So, naghihintay talaga sila ng matapos yung mga ibang customer. Kaya minsan, nandito rin ako, pero bibihira rin kasi. Kasi mayroon naman akong staff. Kasi hindi naman din sa lahat ng oras, dumog yung customer eh. So, ang nangyayari, minsan pa isa-isa, sunod-sunod, ganun, okay lang yon. Kaya ng one-stop na i-manage. Ano ba nga mga challenges mo? Paano kapag na yung mangga, hindi infused? Ay, hindi. Meron kami supplier ng mangga. Every, ano talaga, year-round talaga, may mangga talaga. Supplier talaga namin. Since 2020 talaga, double mango sa amin. Since 2020 talaga, may supplier na namin yun. Oo. Tapos ano, pinupunta dito, kasi maramihan yun eh, bultuhan yun eh. So, dun lang ako kumukuha sa supplier ko. Yan, dinideliver lang dito. Buti, di ba yung kanina kapag ganun ang supplier mo galing pang malayo, kailangan yung bulk orders talaga? Hindi, kasi ano siya eh, supplier talaga siya. Marami siyang dinideliveran, marami siya iba-iba. Mga shaken din, yun yung sabi niya sa akin. Mm-mm. Marami, iba-iba. Hindi ako maasim. Hindi naman kasi Davao talaga yung kasi pagka maasim yung mango, Davao talaga yung mango namin na kinukuha. Kasi minsan pinapahinog namin talaga, 'di ba? Dinadaan din sa ano. Tsaka may dinadagdagan namin ng ano, ng pampatamis. Which is yung ano namin condensed sweetener namin. Yun talaga yung pinaka sweetener. Pag ano kasi pag eto nga pag maulan, 'di ba? So, mahirap. Hindi siya palagi. For delivery na lang kami yan pag maulan. Hindi na sila mag-walk-in. Doon. Yung mga challenge na ano ko. Pag maulan, yun yung kalaban namin. Pag maulan. Pero marami pa rin nag-order eh. For delivery. Tsaka kaya kami nag-put up ng Food Panda. Actually, lalagay pa namin siya sa Grab. Kasi nga, paano pag nagtag-ulan na? For delivery na lang talaga yung iba. Tapos order na lang sila sa Food Panda or Grab. Kaya sa page namin. Ang unang flavor na gagawin natin ay mango flakes. Ito ang unang step kung paano gumawa ng mango flakes. Bali, tatlo yung gagawin natin sa isang cake lang para... Maglalagay tayo ng 1.5 na milk din. So, bali, 4.5 cups ang ilalagay natin dahil tatlo to. Kasi hilig ko itong gawin eh. Ito talaga yung gusto kong business. Ito talaga yung hilig ko. Dahil favorite ko talaga itong mango shake. Real fresh fruits kasi talaga siya. Isa pang bagay na nahirapan kami is yung dito sa location namin kasi maliit nga to. So, may mga idadagdag pa sana kaming ibang snacks. Kaso nga lang, hindi namin maidagdag dahil maliit lang yung pwesto namin. Maglalagay tayo ng 3 large size na ice para sa 3 flavors. Hindi na namin nilalagyan ng takip kasi para hindi na siya mahirap haluin.
akin yung ano, mga ingredients sa'yo manggagaling? Yung sa mga ingredients talaga, kasi talagang sa akin nila bibilihin yun. Dahil sa akin sila nag-franchise. Lahat-lahat ng mga ingredients magmula sa cups, grahams, yan. Sa akin talaga lahat kinukuha yun. Kaya dahil doon din, may sales pa rin ako doon, may kita pa rin ako doon. Galagay muna tayo ng tapioca pearls. Oreo. Maglalagay din tayo ng whipped cream. Ang business tips ko lang naman sa kanila is dapat yung hilig nilang business, yun yung gawin nila. Tsaka tiyaga lang, sipag, yun yung gawin nila. Is pag hindi pa to pagka for delivery to hindi namin to ilalagay lang dito, i-freeze namin siya para ma-maintain pa rin yung consistency ng ano. Next flavor is gagawin natin is chocolate, mango chocolate flavors. Lalagyan ulit natin siya ng tapioca pearls. Lalagyan natin siya ng chocolate syrup. Mabilis lang kasi bumaba yung chocolate. Ma'am, sa isang cup, magkano po yung cookie? Sa isang cup, 50% yung halos yung kita sa isang cup. So maglalagay tayo ng whipped cream. Maglalagay tayo ng toppings. Lalagyan natin sa ibabaw ng chocolate syrup. Ang gagawin natin ay sunod, third flavor is mango queso cheesecake. My best seller. Yung sa lessons learned naman, yung mga na ano namin dito is dapat maging, sabi nga nila, customer is always right. Yung complain lang about dun is yung sa about sa delivery, minsan medyo tunaw na siya pero hindi naman totally. Pero sana maintindihan rin nila kasi pina-travel yung shake eh. So may tendency talaga na matutunaw siya. Ano pong nilagay niya? Ang nilagay niya po dyan is cheesecake, keso, saka lalagyan po ulit ng shake. Yan yung cheesecake namin. Kinakausap ko lang yung customer, sinasabihan ko lang sila na may tendency po talaga na matutunaw pag sa deliver. Yung ano. Kaya nga ang ginagawa talaga namin is, pinifreeze talaga namin siya. Pag halimbawa wala pa yung magdi-deliver, nilagay muna namin siya sa freezer. Para hindi siya man. Para pag trinavel siya, goods naman siya. Oo. Yung second
kasi is yung sa avocado. Dahil yung sa avocado, kasi maselan kasi yung avocado eh. Dahil yung avocado, may tendency na pag hindi mo siya ininom kaagad, ano siya, pumapait siya. Pumapait siya. Kaya sinasabi namin palagi sa customer na dapat, pagka-order nila, dapat iinumin agad nila. Hindi na kailangan ilagay sa freezer pa. Kasi nga yung avocado is may aftertaste talaga siya pag tumagal. Ang next na gagawin natin is yung avocado. Avocado shake. Pure avocado shake talaga siya. Real avocado. Yung sa third lesson naman is, tumatanggap naman ako ng mga feedback nila. Kung halimbawa hindi naman nila, kung hindi sila ano sa service or hindi sila satisfied. Katulad sa Foodpanda, minsan kasi natutunaw na nga yung shake, di ba? Kaya minsan nag-review sila, natunaw na yung shake, ganun. Eh hindi naman natin maiiwasan yung ganun. Dahil yung ice kasi siya yung ginagamit natin eh. Yung tamang location talaga yung nakuha namin. Kasi dati, di ba, bahay lang kami, tapos for delivery lang. Ano yung difference nila, ma'am, sa sales? Mas maraming walk-in to, dito. Noon? Noon wala, masyado. Yung mga makakakita lang o kaya mga nakakaalam lang. Kung 100 bucks kayo per day dito, ma'am? Doon, ano lang, nasa 20 lang. 20, ganun lang. Malaki talaga yung difference. Kaya nakukuha talaga namin yung renta, tubig kuryente, nakakaipon din kahit pa paano. Common siya. Bakit mo bumibenta pa rin siya kahit ang dami nang nagbibenta ng mga fruit? Siguro ano kasi yung mga tao rin nasanay na rin dito. Tapos siguro ito kasi lagi na talagang sinasabi ng mga customer. Talagang true talaga yung mangga, lasang lasa yung mangga. Lasang lasa talaga nila yung mangga. Tsaka yung mga inino ko mga flavors, talagang parang angkop sa lahat sa mga ano. Anong nakikita mo pang ano, ma'am? Next feature ng Mas dadami pa yung nakikita ko. Mas mag-a-add pa kami. Actually, nag-a-alam kasi talaga kami ng pwesto na around dito. Dito nga meron kaming inaabangan eh. Or dito. Mas malaki-laki kasi. Depende kasi kung tagal pa gawin eh. Kaso ito, parang ayokong bitawan dahil nga good location talaga siya. Maraming tao, daanan. Kahit maliit, okay lang. Kahit maliit, okay lang. Nakukuha naman namin yung ano. Kailan months nyo, ma'am, iba? Wala pa kayo? Like very low sales. Laging covered na. Oo, kasi kahit nga maulan nung time na nakakapagbayad talaga kami ng mga ano namin, bills namin, yung mga ano namin dito. Bills na babayaran naman namin talaga. Tingin mo man kung hindi ito mango, bibenta kaya siya? Siguro! Kasi ito lang nakikita kong malapit dito na nag-shake eh. Siguro doon pa yung iba eh. Dito, ito lang, siya kamatao kasi eh. Pero yung pizza dito dati, hindi siya nag-ano eh, hindi siya nag-click eh. Yung dyan sa una-unahan. Halos katabi rin nito. Kaya ang ginawa namin, kami na nag-put up ng pizza. Mabenta yung pizza namin. Kasi nga may halong shake. Kailangan may halong shake talaga, may halong snacks. Kaya yun. Nagagana po kabenta yung ano eh, nauubos to ng ilang days lang. Ilan 50? Ilan ba ito? 50 pieces ata yan eh. Hindi kasi kami pwede talagang mag-put up ng maraming pizza kasi kailangan laging bago. Laging bago. At saka sa pagdating sa shake talaga, pag ang business mo yung mga shake, hahaluan mo siya ng ano, hahaluan mo talaga siya ng mga snacks. Kasi nga, hinahanap din talaga ng ibang customer, gusto nila mag-merienda. Sa'yo, nabibili ng snack kung ano yung available na snacks mo. Kaya yung available namin, pizza, yun talaga yung hinahalo nila. Dati may price kami, di na namin maano yun. Kasi yung lutuan eh, paano na pagluluto. Ang hirap. Nag-add ako ng products na naghahanap yung mga customer ng ibang flavors eh. Like chocolate, so ginawan ko siya ng ibang, ng twist, kumbaga. Liyan ko siya ng mga ibang, sa mga ibabaw, choco cheese. Ganun. Yun ang ginawa ko. Ang nag-serve namin dito, minsan is 60 to 80 drinks. Pero pagkasama na yung mga Foodpanda, yung sa page namin, mga orders for delivery, umaabot kami ng 100 cups a day. Ibang branch ko is good location din kasi yung mga napag-anuhan nila, mataong lugar din talaga eh. So siguro umaabot din sila ng ganung cups. O wala akong idea kasi hindi ko sila inaano sa sales talaga nila. Pero nag-aano ako sa kanila kung kinakamusta ko lagi yung ano nila, sales nila. Okay daw yung sales nila. Maayos. Kasi nga, good location sila. Ang gagawin po natin ngayon ay isang flavor sa aming ano, avocado flakes. Gumagamit kami dito ng pure avocado. Ito na siya. Tanggalin natin yung
Oo. Marami kami nasisirang avocado. Saan yun lang siya nalulugin? Ano, kasi kumukuha kami sa supplier din namin. So, mas mura-mura yun. So, parang nakabawi na kami. May mga mabulok man, nakabawi na kami. Nabawi na namin. Wow. Pero bestseller din tong avocado. Marami naghahanap dito sa amin ng avocado. Di ba naman yung green na pait? Evergreen yun. Okay lang din naman siya. Evergreen ang tawag sa... Oo. Yung green part na avocado. Green siya, pero hinug na siya. Yun yung tinatawag na evergreen. Hindi siya nagiging violet. Oo, evergreen na tinatawag, avocado. Ma'am, gano'ng katagal para mo nahanap yung tamang supplier ng manggamot at avocado? Ano, ilang months pa lang kami. Dati kumukuha kami sa Balintawak. Malayo pa, tapos nag-gas pa kami. Tapos, nag-search ako sa Facebook Marketplace. Nakita ko yung supplier namin hanggang ngayon, yung pa rin yung supplier namin. So, itong buong isang avocado yung ginagawa talaga namin. Okay. As in, pure talaga siya. Pure avocado talaga siya. Mahal. Mahal sa mga palengke. Pero may supplier din kami na kinukuhaan na mura. Na parang doon sila kumukuha ng pambenta. Siyempre, yung sa mga pambenta, nag-a-add na rin sila doon. Pero ito talaga yung mahirap. Hindi to available sa amin year-round. Hindi. Talaga to. Paano ka nahilig sa business? Dahil sa lola ko din, nakikita ko na nagbi-business siya. Ano yung negosyo niya? Dati nagtitinda lang kami ng gulay sa palengke. Inaangkat lang din namin sa palengke, sa pinakadulo. Tapos, doon kami sa una nagtitinda. Ganun yung ginagawa namin. Bata pa lang ako, grade 3? Grade 3? Grade... Ganun lang, mga ganun yung grade ko. Grade 4. Ito yung pang-sweetener natin. Yung sa Smart Padalaman, sa tita ko naman yun. Nagka-share-ka-share din ako doon. Kaya doon ako natuto mag-business din sa tita ko. Siya nagturo sa akin. HM ako, pero undergrad ako. Hindi ko tinapos. Kaya nga gusto kong gawin ngayon, parang gusto kong bumalik sa schooling, pero ang gagawin ko, business naman. Business, parang ganun. Business ad. Bakit pa may business na kung tinapos? Single mother na kasi ako. Nagkaroon na kasi ako ng anak. Kaya hindi ko na siya natapos. Iba-iba yung ginawa ko. Maglalagay na ulit tayo ng tapioca pearls. Mahilig ako magluto talaga. Kahit nasa bahay, nagluto talaga ako. Yun talaga yung hilig kong gawin. Maglalagay tayo ng caramel syrup. Marami. Pasta, mga ulam. Piluto ako niyan. Tuto the work ka nun, ma'am. Kasi nga nagkaroon ka ng game. Mm-hmm. Tapos bukod dun sa nag-online din ako. Naglalagay na tayo ng Oreo. Grabe, ma'am. Life makes you. Ang daming pinagdaanan talaga. Sorry. Hindi ko nabibili dati yung mga gusto kong bilhin, mga ganang kainin. Before, sa lola ko ako lumaki. So, sinusuportahan lang kami ng tita ko. Hindi ako lumaki sa mama ko. And actually, parehas rin naman ang trato yung anak ng tita ko sa akin. Kaso nga lang, syempre, iba pa rin kasi anak niya yun, di ba? Syempre, ako kailangan kong gumawa. Kailangan kong kumilos. Thank you.
avocado kasi minsan yung iba hindi maugat. Pero ito maugat to, katulad nito maugat to. Drinks, iba-iba yung price. Ito 160 large, medium 150. Franchise fee namin. So, siguro magpe-prefer ng ready to operate naman na yung sa 120K. Lahat na ng mga package kasama na yun. Kumbaga yung ano lang, yung sa renta lang, sa pwesto, sila na yung bahala doon. So, siguro mag-prepare sila at least 200K. Makakapagpaikot na sila doon. Kasi kailangan nila ng mga permits kasama yun, mga permits. Pwesto, yung pagpa-renovate ng pwesto. Yes, I think successful yung business ko. Dahil na nadadagdagan yung mga dati, shake lang ako. Ngayon nakapag-add na ako ng mga snacks, nakapag-put up na ako ng pizza, at nakapag-add na rin ako ng frap, iba't ibang flavors din ng shake bukod sa mangoes. May mga naipundar na rin ako like yung sa motor nga kasi balak namin mag in-house delivery na dahil sa dami na rin na nag-o-order sa page namin. So yun, tapos balak ko nang kumuha ng townhouse na bahay. Kasi yung mga franchisee ko, meron na kaming 3 branches. Gitnang Bayan, dito sa San Mateo, Montalban, at sa Litex. Bali, 4 na yung branch. Sa mga gustong magnegosyo katulad ko, i-push nyo lang yan. At dapat maghahanap talaga kayo ng lugar na matao, tsaka i-market nyo talaga siya. Huwag kayong titigil kasi kung gusto niyo talaga yung business. Kasi ganun din yung ginawa ko. Minarket ko talaga siya ng minarket. Nag-post sa lahat ng mga groups around Montalban, dito, San Mateo. Lahat ng groups, nag-post ako. Halos everyday akong nagpo-post niyan. Minsan, pag wala nga bumibili dati before sa Montalban, talagang gumagawa ako ng shake, tapos pipicturan ko siya. Tapos yun, ipopost ko yun. Kung anong itsura ng shake na yun, ganun. Lahat yung ginawa ko. Minsan nga, sa bahay pa, gumagawa ako ng dati eh. Sa bahay ko lang pinoformulate yung mga timpla ko eh. Hindi ako sumuko eh. Talagang finish ko talaga siya dahil ito talaga yung gusto kong business eh. Gusto ko maging successful siya kaya ginawa ko nagpa-franchise talaga ako. Hindi ako dumating sa point na gusto kong sukuan yung business na yun. Yung business na to kasi dito na ako nag-umpisa eh. Sabi ko kung susukuan ko pa to. Eh di, wala rin lahat ng mga inilabas kong kukunan, gano'n. Ayoko na mag-sales kasi yung sa sales kasi is, di ba, minimum wage lang siya. So, syempre, yung bukod doon is yung pagkain mo, yung pamasahe mo, yung gigising ka ng umaga, ng maaga para pumasok, mag-ready ka, yun. Kaya hindi na ako bumalik talaga sa pagsisales. Pwede kayong mag-PM lang sa aming page, Mango Flix Name. At pwede nyo lang kaming itawagan or i-text sa number namin, 0927-298-6876. I-visit nyo lang po ang aming store dito sa Ampid 1, San Mateo. Halos katapat lang po siya ng 7-Eleven. General Luna Street din po siya, Ampid 1, Barangay Ampid 1. Pwede rin po kayo mag-order via Foodpanda o kaya sa page po namin, Mango Flix Name. Message lang po kayo doon para po matikman nyo po ang aming Mango Flix Fruit Shake.